Kumusta mga brad? Kung atin nga pong babalikan dati yung mga itsura ng mga maxi scooter, makikita nga po natin na medyo kakaiba nga talaga yung mga pormahan nila. Kumbaga, old school na old school. Ito yung mga tipo ng motor sa marketplace na kapag tinanong mo, available pa ba? Oo, available pa. Hindi na nga pagtataka. Marami nga pong magsabi ngayon na yung pormahan dati ng mga maxi scooter, hindi daw talaga ganun kaganda. Sabi pa nga ng iba, buhay pa ba ng design yan? Ganun nga po ang reaksyon ng mga tao sa ngayon sa itsura ng mga maxi scooter noon. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kung usapang old school na maxi scooter nga po, may pambato dyan ang brand na Kimco. At ito nga po ang kanilang Kimco Ding. Kapansin-pansin nga po na medyo kakaiba din talaga yung pormahan niya. At panigurado iilan lang din talaga sa inyo ang nakakakilala sa motor na ito. Pero siguro yung mga lolo, tatay at tito nyo na mahilig sa motor, baka kilala nila to or baka may ganito silang motor. Sa ngayon nga po, mayroon pa din namang mga ilan-ilan na buhay pa yung Ding nila na ganito. Yun nga lang, hindi na siya kilala ng mga tao. Siguro dahil sa edad niya, pati na rin sa itsura niya. Pero sabi naman ng mga taong may ganitong motor, bawing-bawi naman daw talaga sa performance. Matibay daw po ang motor na ito. Sabi nga po ng kakilala ko, simula noon hanggang ngayon, hindi daw talaga sumakit yung ulo niya sa motor na ito. Pero sa bulsa daw, oo. Dahil nga po sa maganda ang naging performance ng motor na ito, hindi po siya nawala sa market. Katanayan nga po niyan, ngayon 2023 naglabas po sila ng bagong model. At kung dati nga po marami ang napapangitan sa looks niya, ngayon sigurado bibilib na sila dahil ganito na po ang itsura niya. Kung ikukumpara nga po natin dati, ibang-iba na talaga siya. Modern na modern na talaga yung datingan niya. At hindi lang yan, sapagkat napakaganda din po na kanyang specs at mga features. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang po natin kung ano nga pong meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong-bagong Kimco Ding R150 na mayroong 150 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs, fuel injected, kaso lang, ito po ay naka-air-cooled pa din. Paano siya sa Honda Click on 25? Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 15 horsepower at 8,000 rpm, 13.7 Nm of torque at 7,000 rpm. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kahit tumakbo sa bilis ng 100 km per hour. Huh? Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 140 kph yan. Aba, syempre. Ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 37 kilometers per liter. So medyo may kalakasan din siya sa gas. Pero panis pa rin niya sa Mio ko. Ang sukat na niyang gulong 120x70x13 sa harap at 130x70x13 naman sa likuran. Syempre pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit dito, pares po itong may ABS. Naka dual channel ABS po siya, which is standard nga po sa European country. Pero kung tatanga-tanga ka, diskrasya ka pa din. Ang kanyang sita ay tumitaas sa 790mm. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 127kg. So kasi bigat lang din po pala niya yung NMAX na version 1. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po lahat. At speaking of ilaw nga po, yung headlight nga po sa motor na ito, talagang napakaangas ng dating. Para siyang ano eh, parang mata ng praying mantis. Or para siyang mata ng bubuyog. Mukha din siyang alien. Ang kanyang gauge panel, syempre naka-digital po ito. At katulad nga po sa ibang mga maxi scooter, naka-smart key na po ito. Keyless na po siya. Kaya wala nang susi-susi pa. Pindot-pindot na lang. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. At kung mapapansin nga po ninyo, malaki ang kanyang windshield. Pero ito, mas importante pa sa windshield to, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po sa motor na ito, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present ka ba sa motor na ito
yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanya lagay ng Stallion at kitang-kita naman mga Brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng Stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang under seat compartment. Oh. Oh! So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. So bali, ang motor nga po na ito ay may dalawang version. May 125cc at may 150cc. At bawat version nga po ay may dalawang variant. Ito nga po ay ang tunnel at flat variant. Wala po akong masamang intention doon sa flat variant. Sadyang yun lang talaga ang pangalan niya. Kung yung tunnel nga po kaya magkarga ng dalawa, yung flat naman kaya magkarga ng tatlo. Sana all flat. So kahit nga po alin sa dalawang yan, pares lang naman silang pogi. Kaso lang, hindi pa rin natin maialis ang katotohanan na hindi siya available dito sa Pilipinas sa ngayon. Pero malay natin, wala namang imposible. Kaso lang, mukhang ito yung pinaka magiging balakid niya. Sapagkat ang presyo nga po nito sa Italy ay 4,190 euros. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 256,000 pesos. Ha? Bungol ka? Yes po, 256,000 pesos. Pero kasi yan lang naman po ay presyo sa Italy. Kung sakaling dali niyan sa Pilipinas, mag-iiba din yan. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba at wala po muna tayong shoutout. Okay, bye!